sa kabila ng kasamaang hinaharap natin sa mundong ibabaw. Mahalagang hindi tayo nagsasawang magpakita ng kabutihan sa kapwa, sapagkat sa hindi natin alam kung anong magandang maidudulot nito sa atin balang araw. Makontento kahit ang mayroon lang sa iyo ay kakaunti, dahil ang ilan, kahit na sa lahat ay nagagawa pa rin sa Diyos ang magpasalang papadudot. Itago niyo po ako sa pangalang Harvey, na mulat sa mahirap na pamumuhay. Pangangalakal ng basura ang pangunahing hanap buhay ni tatay, habang si nanay naman ay namamasukan bilang katulong sa isang may kayang pamilya. Dadalawa lang kaming magkapatid ni Dexter, Papa Dudut. At kahit na trumpo lang ang nilalaro namin ay masaya na kami kahit papaano. Minsan nga ay hindi namin maiwasang maingit sa mga kapwa namin bata sa barangay. Halos lahat kasi ng usong laruan noon ay kayang-kayang bilhin sa kanila ng mga magulang nila. Bata pa lamang ako ay nakamulatan ko na ang paghihirap ni tatay sa pagkalap ng plastic, karton o yero na maaaring maibenta mula sa basura. Kapag wala kasi akong pasok ay sinasama niya ako sa kanyang pangangalakal. Batid ko kasi ang hirap niya kahit minsan ay nagbubolontaryo talaga akong samahan siya. Kahit bilad kami pareho sa araw ay kitang-kita ko pa rin sa mukha ni tatay ang kasiyahan. Lalo na kapag nakakarami na kami. Masayang masaya siya kapag umabot na ng 300 ang kita namin. At kapag ganoon ay hindi alintana ni tatay ang pagod sa pagpapadyak. Nakikita mo ba yung kotseng yon, anak? Tanong ni tatay sa akin habang itinuturo ang kasalubong naming sasakyan. Ang gara nun, tay, ha? Balang araw, anak, mabibilhan ko rin kayo ng ganyan. Pagbibida ni tatay. Talaga, tay? Ang saya-saya sigurong sumakay sa ganong kagarang kotse, tay, no? Oo, anak. Kapag nagkataon eh, pagmamaneho mo kami ng nanay mo, ha? Opo, makakapunta rin po tayo sa saan man natin gustuhin pumunta. At makakakain tayo ng kung anumang pagkain ang gustuhin natin. Kampanting tugon sa akin ni tatay habang nakatingin sa kalayuan. Kahit alam kong imposibleng mangyari ang sinabi ni tatay tungkol sa pagkakaroon ng sasakyan, Papa Dudut, ay todo suporta pa rin ako sa ambisyon niya. Sa ganoon paraan lang kasi namin naiibsan ang pagod mula sa maghapong pangangalakal ng basura. Batid ko kay tatay ang labis na kaligayahan sa tuwing nabibilhan niya kami ng masasarap na ulam, maging si nanay ay natutuwa rin sa tuwing na ipagluluto niya kami ng paborito naming paksiw na hito. Umulan man o bumagyo, mga anak, mangangalakal pa rin ang tatay para laging masarap ang uulamin natin. Masayang pagbibida ni tatay habang naghahaponan kami. May araw kasi na hindi nakapangalakal si tatay sa sobrang sama ng pakiramdam niya. Kaya tanging mantika at asin lang ang inulam namin. Kaya ipinangako niya sa amin sa kanyang sarili na hinding-hindi na muli siyang magkakasakit para sa amin. Hirap man sa pamumuhay, Papa Dudut, ay nairaraos naman naming magkakapatid ang pag-aaral. Kung hindi nilagang saging o nilagang kamote ang binabao namin bilang pantawid gutom sa school, mabuti na lamang at hindi kalayuan sa bahay ang school namin, kaya nilalakad na lamang namin ang pagpasok ng kapatid kong si Dexter. Kahit noong high school na ako ay hindi pa rin ako nagsasawang tulungan si tatay sa pangangalakal kapag Sabado at Linggo. Labis akong humahanga sa aking ama, Papa Dudut. Yung kahit na may kalumaan na ang padyak niya ay patuloy pa rin siya sa paghahanap buhay para sa aming pamilya. Tay, itigil niyo na kaya ang pangangalakal. Medyo may kalumaan na po kasi itong padyak ninyo eh. Baka po kasi mapano lang kayo kakagamit nito. Pangungumbinsi ko kay tatay. Ewan ko ba dyan sa tatay ninyo? Matagal ko na siyang pinapahinto pero ayaw namang makinig sa akin. Sabad naman ni nanay. Ay naku kayo talaga. Hanggang kayo ko pa, sige lang ng sige. Sagot naman ni tatay. May mga pagkakataon din, Papa Dudut, na napapansin kong pinipilit na lamang ni tatay ang sarili niya kahit na may karamdaman siya. Lagi ko na lang dinadasal na sana ay hindi siya masyadong mahirapan. Total ay ayaw rin naman siyang paawat sa paghahanap buhay.
Kung minsan na may sinasadya ko na lang ang pagliban sa school, matulungan ko lang si tatay. Isang araw, labis ang pag-aalala namin ni nanay. Mag-aalas 5 na kasi ng hapon pero hindi pa nakaka-uwi si tatay. Nakasanayan kasi naming alas 3 ng hapon ay umuwi na siya. Sa sobrang pag-aalala namin ay tinawagan ko na may-ari ng junk shop pero maging sila ay hindi pa pala nakikita si tatay. Wala sa bahay, nilakad lang namin ni nanay papunta ng bayan. Nagbabaka sakali kaming makita si tatay. Lalong nadagdagan ang aming pag-aalala papadudot ng makita namin sa gilid ng daan ng tila ba na ihagis ng mga yero at mga karton. Bakat na bakat rin sa putik ang dinaanan ng gulong na tila ba mula sa padyak ni tatay. Sa hindi kalayuan naman ay may nakapark na magarang sasakyan na tila nakalimutan pang patayin ng may-ari ang makina. Naku naman! Asa na kaya ang ama mo, Harvey? Lalo naman akong kinakabahan ito eh. Mangiyak-ngiyak na sabi ni nanay. Batid ko papadudot na pareho kami ng nasa isip ni nanay na maaaring may nakabundol kay tatay habang nagpapadyak siya papadudot. Sa kabila ng aming pag-aalala ay nagpa siya pa rin kaming umuwi na lang sa bahay upang hintayin ang pag-uwi ni tatay. Pag-uwi namin ay hindi na nagkamayaw si nanay sa paglorosaryo habang dinadasal niyang sana ay walang nangyaring masama kay tatay. Makalipas ang ilang minuto ay may kumatok sa aming pintuan. Pagbukas ko ay bumungad. Bumungad sa amin si tatay. Pinapawisan at tila ba hinahabol. Hinahabol ang kanyang paghinga. Hindi ko maikubli ang pag-aalala ko sa mga nakita kong itsura ng aking ama. Mukha kasi siyang pagod na pagod. Tay, ano pong nangyari sa inyo? Okay lang po ba kayo? Ano pong masakit sa inyo, tay? Sunod-sunod kong tanong kay tatay sa sobrang pag-aalala. Diyos ko, Andoy, abisang ka ba galing? Alam mo bang kanina pa kami nag-aalala dito sa kakaisip kung napano ka na? Halos mamatay na ako dito sa kakaisip sa'yo. Umiiyak na sermon ni nanay kay tatay. Okay lang ako, Hilda. Wala kayong dapat na ipag-alala. May nangailangan lang ng tulong ko kaya ginabi na ako ng uwi. Mabuti na lang at okay na siya sa ngayon. Paliwanag niya na tila ba maayos nga ang kanyang kalagayan. Baka naman ang babae ka lang ha? Napangiti namang tanong ni nanay habang pinupunasan ang luha niya. Hilda naman, yung pang-ulam nga natin sa araw-araw hirap na ako. Mambababae pa kaya? At saka alam mo namang ikaw lang ang nag-iisang minamahal ko. Peksman yan. Pagyayabang ni tatay sabay akbay kay nanay. Mabuti na lamang at walang masamang nangyari kay tatay papadudot. Hindi ko alam kung saan ako huhugot ng lakas ng loob kapag nagkataon. Medyo nagkakaedad na rin kasi ang mga magulang ko. Kung ako lang ang masusunod ay ayaw ko na sanang magtrabaho pa sila. Kung pwede ko lang ihinto ang pag-aaral ko nang sa ganon ay makatulong na sa kanila. Pero alam ko naman kasing si tatay ang unang-unang kukontra kapag sakaling planuhin ko ng paghinto sa pag-aaral. Kahit man lang diploma sa pagtatapos ng high school, ang unang maipagmalaki ko sa kanila. Pero nabigo rin akong gawin yon, Papa Dudut. Isang hapon ay umuwi si tatay na may sugat sa kanyang paanan. Tinulungan raw niya ang isang mangangalakal nang aksidenteng nasagin niya ang nakatambak na yero. Nanlambot ako nang makita kong may kalaliman ang natamong sugat ni tatay, Papa Dudut. Dadalhin ka na namin sa paggamutan, tay. Baka kasi mapano ka dito sa sugat mo eh. Ang lalim tayo. Pangungumbinse ko sa kanya. Malayo pa sa bitukayan, anak. Iinom ko lang ng gamot itong sinat ko. Makikita mo at gagaling din ako. Pero mabuti na po yung nakakasigurado tayo. Wala namang masama kung papatingnan natin sa doktor. Nako, magsasayang lang tayo ng pera sa doktor na yan, anak. Hala sige, ipapahinga ko na lang ito. Matigas din ang ulo ni tatay, Papa Dudut. Ilang araw pa ang lumipas, Papa Dudut, pero wala pa rin nagbago sa kondisyon ni tatay. Imbis na humilo, may lalong na magapa ang kanyang sugat at kalagitnaan ng gabi nang magising ako sa iyak ni nanay mula sa kabilang kwarto. Harvey! Tulungan mo ako, dali, itakbo natin sa ospital ang tatay mo.
Agad kong binuhat si tatay at dali-dali ko siyang sinakay sa padya kasama ni nanay. At kahit pabalot na nun sa kumot si tatay ay kitang-kita ko pa rin ang hirap niya sa panginginig ng buo niyang katawan. Halos tumirik na rin ang mga mata niya at dahilan para lalo akong mataranta, Papa Dudut. Nasa kalagitnaan pa lang kami ng daan papunta ng ospital nang mapansin kong tila ba nawawala na ng hininga si tatay. Andoy, huwag ka namang ganyan. Huwag mo naman sana kaming iwanan ng mga anak mo. Pasigaw na pakiusap ni nanay kay tatay. Umiiyak na ako ng mga oras na yon, Papa Dudut. Gusto kong ihinto ang pagpapadyak para makausap si tatay pero dahil sa umaasa akong mabubuhay pa siya ay pilit ko na lamang na binilisan ang pagmamaneho. Malapit na tayo, tay. Kapit lang, tay. Konting tiis na lang. Malapit na po tayo sa ospital, tay. Lumaban ka para sa amin. Kaya pa yan, tay, di ba? Umiiyak at hingal na sigaw ko kay tatay habang tinitiis ko ang hirap ng pagpapadyak. Tanaw ko na noon ang ospital nang biglang humagulhol muli si nanay. Wala na ang tatay mo, Harvey. Tuluyan na niya tayong iniwan. Iniwan na niya tayo, anak. Umiiyak na sabi sa akin ni nanay. Sa kabila noon, Papa Dudut, ay pinipilit ko pa rin ang sarili ko sa pagpapadyak. Umaasang maisasalba pa sa ospital ang buhay ni tatay. Nasa tapat na kami ng ospital at kahit sobrang pagod ko sa pagpapadyak ay nagawa ko pa rin buhatin si tatay papasok ng ospital. Hindi ko maipaliwanag ang sakit na nararamdaman ko nang makita kong hindi na humihinga ang aking ama, Papa Dudut. Bahagyang naputol ang emosyon ko nang magsipagdatingan ng mga nurse upang alalayan kami sa pagbubuhat kay tatay. Sa emergency room pa lang ay kita ko na kaagad ng isang doktor na umiiling habang tinitingnan nito ang pulso at pinapakinggan ang tibok ng puso ni tatay. Sinubukan pa nilang i-CPR ang aking ama ngunit wala na rin silang nagawa pa para buhayin siya. Sorry po, Mrs., pero dead on arrival na po ang asawa ninyo. Nakita ko ang sugat sa paa niya. Marahil ay na-impeksyon. Hindi po siguro naturukan ng anti-tetanus ang mister ninyo. Kung nagkataon po eh baka nagawa pa nating isalba ang buhay niya. Sorry po talaga, Mrs. Sorry po talaga. Ginawa na po namin ang lahat. Malungkot na sabi ng doktor sa amin ng nanay ko. Sa mga nasabi ng doktor ay tila ba binagsakan kami ng langit at lupa. Sa sobrang sakit ng pagkawala ni tatay, wala na kaming nagawang magina ng mga oras na yon kundi ang humagulhol na lamang. Sobrang hirap tanggapin na iniwan na kami ng aking ama, Papa Dudut. Hindi ko napigilang suntok-suntukin ang pader sa sobrang sama ng loob. Sinisisi ko rin ang sarili ko kung bakit kasi nakinig ako kay tatay nang ayaw niyang magpatingin sa doktor. Tama na pala ang kutob ko noon na hindi maganda ang kondisyon niya pero dahil sa ayaw niyang mapagastos pa ay tumanggi siya sa suhestyon ko. Wala na si tatay, Papa Dudut, at sobrang sakit lang na parang kailan lang nang sabay kaming nangangara para sa magandang buhay ng aming pamilya. Umuugong pa rin sa aking pandinig ang tinig niya ng araw na nangangarap kaming makakabili kami ng magarang sasakyan tulad ng mga nakakasalubong namin sa daanan. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw sa aming mag-iina. May mga araw na tila ba nawawala na ako ng ganang pumasok sa eskwelahan. Madalas ko ring marinig ang aking ina na umiiyak sa gabi at hinahanap si tatay. Kahit kasi nailibing na namin, si tatay ay patuloy pa rin kami nagluluksa sa bahay. May mga pagkakataon na nakatulala kaming tatlo sa tuwing maghahapunan. Hindi pa talaga kami sanay na kaming tatlo na lamang ang magkakaharap sa pagkainan. Nilalagyan pa rin ni nanay ng plato ang pwesto ni tatay. O kumain ka na ng marami, Andoy. Pinagluto kita ng paborito mo. Ayokong nakikita ka nang ihina. Miss na miss ka na namin ang mga anak mo. Kapag ganun na kinakausap na ni nanay si tatay ay naluluha na lamang ako sa sobrang awa sa aking ina. Hirap man ay pinilit kong magpakatatag, Papa Dudut, para sa kapatid ko at kay nanay.
Makalipas ang 40 days ni tatay ay bumalik na sa pagtatrabaho si nanay. Habang ako ay pinipilit na lamang ang sarili ko sa pagpasok. Papalapit na rin ang pagtatapos ko ng high school at dama kong hindi matutuwa ang aking ama kung sakaling hihinto ako sa pag-aaral. Hanggang sa sumapit ang araw ng graduation ko at tanging si nanay lamang ang nakasama ko sa pagmarcha. Hindi ko mapigilan ang pagluha ng maalala ko si tatay. Panigurado kasing nakangiti siya sa kalangitan habang pinapanood ang pagtatapos ko sa sekundarya. After ng graduation ay agad naming tinungo ang puntod ni tatay sa sementeryo. Tay, eto na po yung diploma ko. Tapos na po ako ng high school, tay. Maluhaluhang sabi ko sa harap ng puntod niya at hindi ko pa rin maiwasang sumama ang loob ko. Kung naipatingin lang sana namin siya sa doktor ay siguro ay nakasama pa namin siya sa mahalagang araw na yon ng buhay ko. Ganun pa man ay ipinagpatuloy pa rin namin ang buhay. At dahil si nanay na lang ang mag-isang kumakayod para sa aming pamilya, ay sinubukan ko siyang kausapin. Plano ko kasing huwag na munang magkolehiyo at alam ko kasing mahihirapan lamang si nanay kapag nagkataon. Ano man ang mangyari, Harvey, itutuloy mo ang pag-aaral mo. Gusto mo bang batukan ka ng tatay mo sa hindi pagpasok? Wala siyang ibang hinangad kundi ang makapagtapos ka ng pag-aaral mo. Pasimpleng pangkontra sa akin ni nanay at dahil nga sa nabanggit na niya si tatay ay hindi na lamang ako umimik pa. Electrical engineering ang kinuha kong kurso at hindi naging mahirap para sa akin ang kinuha kong kurso. Pero aminado akong medyo nahirapan naman ako sa gastusin. Kaliwat kanan kasi ang projects at hindi nagkakasya minsan ang baong ko sa araw-araw. Hanggang sa maisipan ko mag-working student. Mabuti na lamang at may tumanggap pa sa aking gasoline station. Laking pasasalamat ko na tinanggap nila ako bilang gasoline boy kahit na alam nilang estudyante pa lamang ako. Kahit papaano ay nakakatulong pa ako ng kaunti kay nanay sa mga gastusin sa bahay. Mula nang maulila ako sa ama papadudot ay ako nang tumayong haligi ng tahanan. Gamit ang padyak ni tatay ay ako rin ang sumusundo kina nanay pagka uwi ko galing sa trabaho. Anak, ano kaya kung huminto ka na dyan sa trabaho mo? Nay, huwag niyo po akong alalahanin. Kayang-kaya ko naman eh. Tataasan na kasi ni Ma'am Carmen ang sahod ko. Maninirahan na kasi rito sa Maynila yung anak niya at pamilya niya na galing sa probinsya. Ganun po ba? E di mas dadami po ang kailangan yung pagsilbihan. Eh parang ganun na nga anak at saka hindi na rin ata magtatagal si Ma'am Carmen dito sa Pilipinas. Narinig ko kasing aprobado na yung visa niya papunta ng Canada. Doon sa isang anak niya. Pagtutukoy ni nanay sa amo niya. Sa kabila ng ibinalita sa akin ni nanay ay mas pinili ko po na mag-working student papadudot. Saka na siguro ako hihinto sa pagtatrabaho kapag medyo ipit na sa oras ang pag-aaral ko. Hanggang sa makilala ko si Carla. Kaklasik ko siya sa isang minor subject. Mukha siyang mabait sa una palang kita ko sa kanya, Papa Dudut. Kaya nahihiya pa ako sa tuwing kinakausap na niya kami para sa isang group project. Pauwi na ako galing sa klase ng matsambahan ko si Carla na naglalakad sa highway. Lalapitan ko na sana siya nang maunahan ako ng isang lalaki. At dahil doon ay nag-alangan na akong lapitan pa siya at mukha kasing kakilala niya ang lalaking yon. Kung hindi ako nagkakamali ay baka boyfriend niya ang lalaking yon at mula noon ay nag-alangan na rin ako makipagkaibigan sa kanya. Harvey ang name mo, tama? Nagulat ako nang bigla akong tanongin ni Carla. Oo. Bakit mo natanong? Nauutal pa na sagot ko. Ikaw kasi yung hindi pa naimik sa grupo eh. Akala ko nga nung una pipika, nakangising sabi niya. Mahihain lang kasi ako, tugon ko habang sinusubukan kong ibaling sa iba ang aking tingin. Huwag ka nang mahiya pa. Gwapo ka naman eh, sige na. Mapapalis lamang yung laway mo. Aniya saka tumayo. Sa totoo lang papadudot ay bahagya akong natuwa nang sabihan niya ako ng gwapo. Mula noon ay unti-unti nang nawala ang hiya ko kay Carla. Maging sa ibang mga kaklase namin. Hindi naman sa pagmamayabang papadudot pero may angkin talaga akong kagwapuhan. Moreno nga lang,
Bukod sa matikas kong pangangatawan, nakadagdag dating din sa akin sa aking kakisigan ng balba sa gilid ng aking mukha. Yun nga lang ay masyado akong mahiyain. May mga pagkakataon pa nga ang pinagkakamalan akong bading. Ganun pa man papadudot ay alam ko naman sa sarili ko na hindi ako tulad ng iniisip ng marami. Walang gabing hindi ko iniisip si Carla, papadudot. Yun nga lang ay mukhang huli na ang lahat dahil may nobyo na siya. Kaya nakontento na muna ako sa pagiging magkaibigan naming dalawa. Kapansin-pansin kay Carla ang pagiging pribado pagdating sa kanyang love life at niminsan kasi ay hindi niya naikukwento sa akin ang nobyo niya. Hanggang sa isang araw habang nananghalian kami sa isang kantina, isang tawag sa kanyang cellphone ang pilit niyang iniiwasan. O bakit kinakansel mo yung tawag sa'yo? Naitanong ko nang mapansin ko ang pagkairita sa kanyang mukha. Eto, wala naman. Ayaw ko lang kausapin. Ex ko yan. Nangungulit kasi kaya pinapatayan ko ng tawag. Uy, kinukulit ng ex. Ibig sabihin, may mahal na akong iba, Harvey. Kaya hindi ko na siya kailangan pa. Pambabara niya sa akin at tila nagsusungit pa. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko ng mga oras na yon, Papa Dudut. Bahagya akong nasaktan sa mga sinabi niyang may mahal na siyang iba. Kaya hindi na ako nakapagsalita pa. Kung sino man ang lalaking yon ay masasabi kong maswerte siya kay Carla. Kaya nang araw ding yon ay kinalimutan ko na ang feelings ko sa kanya. Mas maigi na nga sigurong maging magkaibigan na lamang kami. Ang mga sumunod na buwan at taon sa akin bilang working student ay unti-unting naging mahirap, Papa Dudut. Mabuti na lang at lagi nandyan si Carla, lalo na sa mga panahong parang gusto ko nang sumuko. Kahit papaano ay may kaibigan akong napagsasabihan ng mga hinaing ko sa buhay. Yun nga lang ay kalakip ng pagiging close namin ang panunukso ng ilan. Madalas kami mapagkamalang mag-on, Papa Dudut, bagay na tinatawanan na lamang naming pareho. Alam ko naman kasi na may nobyo na si Carla, kaya kahit ano pang kantsaw nila, ay hindi na ako apektado pa. Isang gabi nang sunduin ko si Nanay, Papa Dudut, ay agad akong naawa nang makita kong tila ba hindi maganda ang pakiramdam niya. Mukha siyang pagod na pagod at batid kong pinipilit lamang niya na ikubli ang nararamdaman niya sa kanyang mukha nang tanungin ko siya. Okay lang naman anak. Alam mo namang dumating na yung anak ni Ma'am Carmen at ang pamilya niya kanina. Hinahaponan naman ay hinatid namin siya sa airport. Ngayon rin kasi ang flight niya papunta sa Canada. Tugon naman ni Nanay. Sigurado kang okay ka lang, Nay? Hayaan mo, Nay, tuwing day off ko, bibistahin kita para matulungan kita kahit papano. Hindi na kailangan, anak. Ngayon lang naman ako napalaban sa trabaho eh. Ikaw nga dyan ang dapat na bumitaw na sa pagtatrabaho mo. Baka mahirapan ka lang, lalo na sa pag-aaral mo. Kaya pa to, Nay. At saka, inaasa na ni Madam ang sahod ko, anak. Sapat siguro yun para mabuhay tayo. Dugtong ni Nanay. Batid kong sinusubukan niya akong kumbinsihing huminto na sa pagiging gasoline boy. Ipunin niyo na lang yung sobra, Nay. Huwag niyo po akong alalahanin. Tanging iling na lang ang naitugon ni Nanay sa sinabi ko, Papa Dudut. Sinyalis na pagod na rin siyang sawayin ako. Makalipas ang isang araw, day off ko sa trabaho kaya pagkatapos ng klase ay agad akong dumiretso kay Nanay. Namangha ako nang makita ko ang isang magarang sasakyan sa labas ng bahay na pinapasukan ni Nanay. Sa nakita ko ay agad kong naalala si Tatay. Minsan na kasi naming pinangarap na magkaroon ng magarang sasakyan. At hindi ko napigilan ang sarili kong libutin ang sasakyan na sobrang ganda, Papa Dudut. Hoy, anong tinitingin-tingin mo dyan? Siguro karnaper ka, no? Sigaw ng mama sa aking likuran. Hala, hindi po. Naghahandahan lang po ako sa sasakyan ninyo. Nanginginig na sagot ko nang bigla niya akong sugurin at kwelyuhan. At magsisinungaling ka pa, ha? Yan na ba ang bagong bogus mo ngayon? Nang gagalaiting tanong niya sa akin. Sir, anak ko po siya. Bitawan niyo po siya, sir. Sabad naman ni Nanay na mukhang alalang-alala sa maaring magawa sa akin ng mama.
Sa mga sinabi ni nanay ay agad niya akong binitawan ng lalaki. Saka siya nagpa siyang pumasok na ng gate. Habang inaayos ni nanay ang nagusot na kwelyo ko ay saka pa lang niya na ikwento sa akin ng lahat. Ang lalaki muntik nang gumulpi sa akin ay si Sir Bong, ang asawa ng anak ni Madam Carmen. Agad ako nabahala para kay nanay sa ginawa sa akin ni Sir Bong. Mukha kasi siyang masungit para paglingkuran ng aking ina. Nang patuloyin ako ni nanay sa loob ng bahay ay hindi ko pa rin mapigilang manlambot. Lalo na noong makita kong nakatitig si Sir Bong sa akin. Mabuti na lamang at mukhang mabait kahit papaano ang asawa niyang si Ma'am Noemi. Habang abala akong nagugupit ng mga tumutubong damo sa bakod ay may narinig akong tinig ng dalagang tila ba hinahanap ang mami niya. "Excuse me po, nakita niyo po ba ang mami ko?" Pasimple niyang tanong mula sa aking likuran. "Hindi po ma'am. Sino po ba ang tinutukoy ninyong mami?" Tanong ko sabay lingon sa kanya. Ganun na lamang ang pagkatameme ko sa sobrang niyang ganda, Papa Dudut. Isang babaeng biluga ng mukha, mahaba ang makapal niyang buhok na may konting kulot sa gilid, mapupungay ang kanyang mga mata na tila ba umaayon sa nakangiti niyang labi. "Mami ko po si Ma'am Noemi mo. Narinig mo ako, kuya?" "Hoy kuya, kinakausap po kita." Huli niyang sabi sabay pilantik na kanyang daliri sa aking harapan. "Sorry po, yung mami niyo po. Opo, yung mami niyo nga. Umalis po kanina kasama yung daddy niyo." Halos natataranta pa ako sa aking naisagot. Hindi ko natuloy matutukan ang trabaho ko kakalingon sa dalagang kumausap sa akin. Hindi ko alam, Papa Dudut, pero parang tinamaan ata ako sa sobra niyang ganda. Pauwi na kami ni nanay at Dexter pero ang babae sa mansyon pa rin ang tumatakbo sa aking isipan. Maging si nanay pala ay kanina pa akong napapansing ngumingiting mag-isa habang abala akong nagpapadyak pa uwi. "Hoy Harvey! Abay, tinamaan ka ng magaling ha. Kanina pa kitang kinakausap." "Pasensya na nay. Sino po ulit yung nahuling sinasabi ninyo?" "O kita mo na? Hindi mo na nga ako napapakinggan. Sabi ko wala na bang mas mabagal pa dyan sa pagpapadyak mo? Mahuhuli na tayo para sa hapunan." Natatawang ulit ni nanay sa mga sinabi niya. Mabuti na lang at inakala lang ni nanay na dala lang ng pagod kung bakit tila wala ako sa aking sarili, Papa Dudut. Saka pa lang ako nakakuha ng buwelong tanungin si nanay matapos naming maghapunan. "Nga pala nay, may nakita akong dalaga kanina sa mansyon. Anak po ba yun ni na Sir Bong at Ma'am Noemi?" "Ah, si Amy! Oo, anak nila yun. Unik kaihan nila Sir at Ma'am. Napakagandang bata at kutis mayaman pa kamo." "Oo nga nay, ang ganda nga niya." Nakangiti sa kawalang sabi ko. "Nako anak, huwag mo nang pangaraping pangligawan yon anak. Langit sila at lupa tayo. At saka siguradong una mong makakalaban dyan yung si Sir Bong. Niayaw niya kasing pinapaligawan si Amy sa kung sino-sino lamang. Yung kaisa-isang naging boyfriend nga ni Amy, anak pa ng ka-rotary ni Sir Bong. Mayaman rin tulad nila pero mukhang mayabang nga lang." Napalunok na lamang ako ng di oras sa naikwento ni nanay. Halata naman talaga sa mga magulang ni Amy ang pagiging istrikto. Kaya nga siguro hanggang pangarap ko na lamang ang isang katulad niya. Kahit na nga nasa school ay si Amy pa rin ang nasa aking isipan, Papa Dudut. Minsan nga ay nagkakamali na ako nang naisasagot kay Carla sa tuwing nagkukwentuhan kami. Kakaisip ko siguro kay Amy. Mula kasi nang makita ko siya, Papa Dudut, ay lagi na lamang akong excited na sunduin si nanay. Umaasang muli kong masisilayan ang maganda niyang mukha. Kaso kahit na inagahan ko na minsan ang pagpunta sa mansyon ay tila ba ilab sa akin ang pagkakataong makitang muli si Amy? Ayon kay nanay ay madalas siyang nagkukulong sa kanyang kwarto. Tanging pagbabasa lang kasi ng libro at pakikinig ng music ang nakahiligan niyang gawin. Hanggang sa isang araw,
Day off ko at saktong wala rin akong klase nang maisipan kong samahang maghapon si nanay sa mansyon. Kasalukuyan akong naglilinis ng sasakyan ni Sir Bong nang namalayan ko si Amy na bumababa ng hagdanan. Hawak niyang isang magazine at mukhang seryoso sa kanyang binabasa. Saglit kong itinigil ang paglilinis ng kotse at agad akong nagtungo sa kusina. Ipagtitimpla ko siya ng juice, Papa Dudut. Ginawa ko yun dahil nagbabaka sakali akong mapansin niya ako, ang isang katulad ko, Papa Dudut. Sa paglapag ko ng juice sa mesa ay para akong lumilipad sa alapaap nang makita kong nakangiti si Amy sa akin. Para bang saglit na huminto ang mundo ko nang oras na nakatitig siya sa akin. Salamat ha, ang bait mo naman. Ikaw yung anak ni Manang, di ba? Pagtutukoy niya kay nanay. Ah oo, ako nga. Harvey nga pala, kabadong pakilala ko sa kanya, saka ko inabot ang aking palad. Amy, thank you sa juice ha. Tamang-tama, may bisita kasi akong paparating eh. O eto na pala siya. Sabi niya saka agad na tumayo upang salubungin ang kanyang bisita. Tila ba may kurot ako nararamdaman sa aking dibdib, Papa Dudut? Nakita ko kasing inabot niya sa bisita niya ang juice na tinimpla ko para sa kanya. Idagdag mo pa ang pag-alala niya kung sino ang lalaking yon. Mukha kasi siyang maliligaw at may dala pa siyang bulaklak. Sa forma niya ay nakatitiyak akong pasado siya sa mga magulang ni Amy. Kaya hindi ko na napigilan ang malungkot. At kahit nga abala ako sa paglilinis ng kotse ni Sir Bong ay hindi ko pa rin maalis ang tingin ko kay Amy. Kahit may kalayuan ang kinakaroonan ko sa kanila ay kitang-kita kong nagkakasiyahan sila, bagay na lubos na nakakasakit sa aking damdamin. Kasalukuyang kong hinihintay si Carla sa isang bench sa school nang bigla kong naalala si Tatay. Minsan kasi naiisip kong sumuko na sa hirap ng buhay, Papa Dudut. Hindi rin kasi biro ang ruta kong school at trabaho araw-araw. Minsan nga kahit na hindi maganda ang pakiramdam ko ay pinipilit ko pa rin pumasok sa trabaho. May mga pagkakataon rin na tila ba gusto ko nang huminto na lamang sa pag-aaral. Pero sa tuwing naaalala ko ang aking ama ay bahagya akong nabubuhayan ng loob. Iniisip ko na lamang ang mga pangarap niyang nais kong tuparin. Nabiguman si Tatay na makamit ang lahat ng mga pangarap niya sa amin. Gusto kong maging tagumpay rin niya ang tagumpay ko balang araw. Nakakasama lang kasi ng loob, Papa Dudut, kung bakit mayroon pang mahirap at mayaman. Kung bakit hindi pantay-pantay ang estado ng buhay ng bawat nilalang sa mundong ito. Kung sana pareho kami ng pamumuhay ni Amy, hindi ko na sana kailangan pang mamroblema kung babagay ba ako sa isang katulad niya. Huy! Ang lalim ng iniisip mo ha? Okay ka lang ba? Panggugulat sa akin ni Carla, Papa Dudut. Oo naman, may iniisip lamang. Sagot ko sabay buntong hininga. Eh, sino naman yan? Pag-uusisa ni Carla. Ah, wala. May babae kasi akong napupusuan eh, pero mukhang tagilid pa ako sa kanya. Pagsisimulang kwento ko. Ha? Eh, bakit naman? Sabihin na lang natin na langit siya tapos eh lupa ako. Ganon? Malay mo naman, gusto ka rin niya. I mean, malay mo, hinihintay ka lang din niya. Kapag kasi nagmahal ka naman, hindi mo na tinitignan kung mahirap ba siya o mayaman, hindi ba? Hindi rin. Tara na nga, kanina pa ako nagugutom eh. Agad natugon ko kay Carla, saka ako agad na tumayo. Sinimplihan ko na lamang na walain ang usapan namin dahil mas lalo akong mahihirapan. Kinahapunan, pagka-out ko sa trabaho ay agad ko nang pinuntahan si nanay sa mansyong pinapasukan niya. Malapit na ako sa gate nang namalayan ko ang isang babaeng bumaba sa isang magarang kotseng nakaparada. Napangiti ako nang makita ko si Amy, ang babaeng yon. Agad akong nagtaka nang mapansin kong ibang mukha ng lalaking nasa loob ng kotseng binabaan niya. Hindi siya yung lalaking madalas na dumadalaw sa kanya, Papa Dudut. Nanlaki pa ang mga mata ni Amy nang magbangga ang mga mata namin. Kanina ka pa dyan? Tarantang-tarantang tanong niya. Hindi naman. Kararating ko lang. Sagot ko habang sinusundan ko ng tingin ang papaalis ng kotse. Please lang ha,
Kung ano man ang nakita mo, huwag ka nalang maingay. Sige po. Maasahan ba kita? Oo naman, ma'am. Good. Amy na lang ang itawag mo sa akin, total eh, magkaedad lang naman tayo. Sabi niya, saka ako sinabayan ang pagpasok sa gate nila. Bahagya akong natuwa, Papa Dudut, dahil yun pa lang ang kauna-unahang pagkakataon na kinausap ako ni Amy ng matagal. Yun nga lang ay tila ba dehado ako sa naging pag-uusap namin. Hinihiling kasi niya sa akin na ilihim na lamang ang mga nakita ko kung saan ay may pasikreto siyang kinakatagpong lalaki. Ganun pa man ay tinupad ko pa rin ang pangako ko sa kanya. Pagpasok ko kasi ng gate ay agad na bumungad sa amin si Sir Bong na tila ba nag-aalala. Hindi raw kasi sinasagot ni Amy ang tawag niya. Sorry Dad, nalobat itong phone ko eh. Kabadong tugon ni Amy. Nasa kusina na ako pero dinig na dinig ko pa rin ang sagutan nilang mag-ama. Bakit kasama mo yung lalaking yun ha? Huwag mong sabihin nakikipagmabutihan ka doon. Dad naman, nakasabayan ko lang siya doon sa labas Dad. Nagdadahilan ni Amy. Sabihin mo lang kung pwede ba Dad? Kahit papaano naman, may taste ako. Hindi ako kayang buhayin noon para patulang ko siya. Sobra akong nangliit sa naging tugon niya. Good! Sa narinig kong pag-uusap nila ay tila ba may kumurot sa dibdib ko, Papa Dudut. Hindi lang pala si Sir Bong ang mapili pagdating sa lalaki para sa anak niya kundi maging si Amy mismo. Hindi ko maiwasang maapektuhan sa mga narinig ko, Papa Dudut. Maging sa school at trabaho ay parabang nawalan ako ng gana. Maging si Carla ay hindi ko na rin masyadong nasasamahan sa mga trip niyang puntahan. May mga pagkakataon ring tila nawawala ako sa sarili ko, Papa Dudut. Lalong nadadagdagan ang sakit na nararamdaman ko nang makita ko ang isang magarang sasakyan na nagpapag-gasolina sa amin. Namukhaan ko si Amy na kasama ng lalaki sa loob ng kotse. Magkahawak pa sila ng kamay at masayang nagkwekwentuhan habang hinihintay nilang matapos ang paggagasolina ko sa kanilang sasakyan. Ang ipinagtataka ko lamang ay kung bakit iba ang nakikita kong kasama ni Amy sa labas doon sa lalaki na mamasyal sa kanya sa bahay nila. Minsang sumagi na rin sa isipan ko na marahil ay playgirl si Amy. Pero sa tuwing nakikita ko ang maamon niyang mukha ay tiwala ako na hindi niya kayang gawin ang manloko ng lalaki. Hanggang sa isang araw nang matsyempohan ko siyang nakatambay sa balkonahin ng bahay nila. Tila ang lalim kasi ng iniisip niya kaya naisipan ko siyang haina ng makakain. Alam kong nasa out of town ang mga magulang niya kaya tiwala akong walang magagalit kung lalapitan ko man siya. Kaso pagkaabot ko ng sandwich at juice ay tila ba hindi rin niya ako pinapansin. Saka ko palang napansin ang malungkot na mukha niya, Papa Dudut, nang lapitan ko na siya. Amy? Okay ka lang ba? Parang ang lalim-lalim lang kasi ng iniisip mo eh. Pasimpleng pagpuna ko sabay upo sa tabi niya. Agad siyang tumango bilang tugon sa tanong ko. Ngunit pagkalingon niya sa akin ay siya namang pagbagsak ng mga luha sa kanyang mga mata. Bakit ka umiiyak? Okay ka lang ba talaga? Muling tanong ko sa kanya habang humahagulhol na siya sa aking dibdib. Ibinigay ko ang lahat sa kanya, Harvey, pero bakit nagawa pa rin niya akong lokohin? Bakit parang andali lang sa kanya na palitan ako? Pagtutukoy niya siguro sa kanyang boyfriend. Hindi ko maiwasang makaramdam ng galit nang makita kong umiiyak si Amy. Parang hindi niya kasi deserve ang maloko ng ganon-ganon na lamang. Tama na, Amy. Hindi mo naman kailangan sayangin ng luha mo sa mga ganong klase ng tao eh. Alam mo kung andito lang siya, baka nasa pa ko na siya. Hindi niya lang alam kung gaano kahalaga sa akin ang babaeng binabaliwala niya. Dire-diretsong sabi ko habang hinahagod ko ang kanyang ulo. Nahintuan na lamang ako sa mga sinabi ko nang titigan ako ni Amy. Batid kong nagulat siya sa mga nasabi ko, Papa Dudut. Naku, pasensya ka na, Harvey ha. Hindi ko na kasi nakayanan kaya hindi ko na napigilan ang sarili ko. Nabasa ko patuloy ang t-shirt mo ng luha. Biglang sabi ni Amy habang sinusubukang punasan ang t-shirt kong nabasa ng luha niya. Ano ka ba naman? Okay lang yun, Amy. Basta ikaw,
Lagi lang ako nandito kapag kailangan mo na makakausap ng kaibigan. Nakangiting sagot ko kay Amy. Kaya ng araw na yon, Papa Dudot, ay naging malapit na kami ni Amy sa isa't isa. Hindi na siya tulad ng dati na hindi ako kinakausap. Nagagawa na rin niya akong kumustahin araw-araw sa tuwing nakikita niya ako sa bahay nila. May mga pagkakataon ding sinusubukan niya akong tulungan sa homework ko. Medyo mahina kasi ako pagdating sa Inglesan, Papa Dudot. Pero sa tulong ni Amy ay nairaraos ko kahit papaano, lalo na sa essay writing. Minsan naisipan ko siyang sunduin sa school nila, maaga kasi akong natapos sa duty ko. Oh, anong ginagawa mo dito? Inutusan ka ba ni Daddy? Pagtatakang tanong niya sa akin nang makita niya ako sa gate. Hindi naman, may nilakad lang kasi ako na malapit dito. Kaya naisipan kong dumaan dito sa school mo. Nagbabaka sakali lang ako na baka kako, hindi ka pa umuwi. Pagdadahilan ko. Ah, sakto pala. Pauwi pa lang ako ngayon eh. Alam mo naman, wala pa kasi akong close friend so far kasi alam mo naman, transferee. Wala bang magagalit? Wala no. Wala na kami noon at saka hindi naman siya dito nag-aaral eh sa ibang school. Sagot niya na tila ba naka-move on na sa pagkakangiti niya. Sobrang saya ko noon, Papa Dudot, dahil bago pa kami nakauwi sa bahay nila ay naaya ko pa siyang kumain ng tokneneng sa tabi-tabi. Hindi ko talaga akalain na game siya sa mga ganong uri ng pagkain. Noon pa lang niya na ikwento sa akin ng lahat na ang lalaking namamasyal pala sa bahay nila ay si Greg at anak ng kumpare ng daddy niya. Ang daddy na raw niya mismo ang pumayag na manligaw ito sa kanya kaya wala na siyang nagawa pa. Palibasa mula rin sa may kayang pamilya kaya walang kaso sa daddy niya kung manligaw man ito sa kanya. May boyfriend na talaga ako noon, si Tony, pero nilihim ko sa bahay. Lalong lalo na kay daddy yung tungkol sa amin. Sigurado kasi akong against sa amin si daddy eh kung sakaling malaman niya. All this time kasi si Greg na ang gusto niya para sa akin. Kaya wala akong choice kundi ang maglihim na lang sa kanya. Noon pa lang nasagot ang mga katanungang bumabagabag sa isipan ko, Papa Dudut. Wala na kayo ni Tony ngayon? Eh di ibig sabihin nun may chance na si Greg. Agad kong tanong sa kanya na sinundan din niya ng malakas na tawa. Bakit? Anong nakakatawa sa tanong ko? Muli kong naitanong sa kanya. Huwag ka mag-alala. Safe ako kay Greg kasi inamin niya sa akin lately lang na bisexual siya. Sabi niya saka muling tumawa ng tumawa. Maging ako, Papa Dudot, ay hindi na rin napigilan ng tumawa sa mga sinabi ni Amy. Tulad ko, sumusunod lang din siya sa utos ng daddy niya, si Greg, na naligawan ako. Pero ang totoo lalaki rin ang type noon, dugtong na kwento ni Amy. Kahit papaano ay naliwanagan na ako, Papa Dudot. Isa pa sa mga kinakatuwa ko ay ang pagiging malapit na naming magkaibigan ni Amy. Yun nga lang ay hindi niya alam na higit pa doon ang pagtingin ko sa kanya. Nang maging malapit na kami ni Amy ay madalas ko na rin siyang nakakabiruan sa text, maging sa tawagan, Papa Dudot. Naging ganado rin ako sa lahat ng bagay, maging si Carla ay napansin na rin niya ang pagiging hyper ko sa eskwelahan. Oy, bago ka pa makalimot dyan ha, huwag kang mawawala sa birthday ko ha. O huwag kang mag-alala. Alas 4 pa lang ng madaling araw, nandun na ako sa bahay ninyo. Pabirong sagot ko sa kanya habang kaharutan rin naman ang ilan sa mga kaklase ko sa loob ng classroom. Pero sa kabila ng pagiging masayahin ko, Papa Dudot, ay pinili kong huwag munang magkwento ng kung ano kay Carla. Ayaw ko lang kasing mausog yung pagkakataon ko para kay Amy. Isang araw kadarating ko ng mansyon para sunduin si nanay nang maabutan kong sinesermonan si Amy ng daddy niya. Payagan niyo na ako, Dad. Nakakahiya naman po kasi dun sa mga kaibigan ko eh. Pagmamakaawa niya sa kanyang ama, kinabahan pa ako ng lingunin ako ni Sir Bong. Sige, ganito na lang. Papayagan kitang pumunta sa kasal ng kaibigan mo basta isama mo si Harvey. Tugon ni Sir Bong at maging ako ay nagulat sa pagkakabanggit niya ng pangalan ko. Para kapag may nangyari sa'yo, si Harvey ang malilintikan sa akin. Dugtong niya habang seryosong nakatingin sa akin. Hindi ko na nagawa pang umangal, Papa Dudot. Sa totoo lang kasi gusto ko rin yung ideyang sasamahan ko si Amy sa lakad niya.
Kinagabihan noon ay napag-usapan na rin namin ni Amy sa text ang tungkol sa kasal na pupuntahan niya. Sa Friday na yun ha, huwag mong kakalimutan. Pasensya ka na ulit kung nadamay ka pa. Thanks and good night, Harvey. Huling text sa akin ni Amy na nagpangiti sa akin ng gabing yon. Agad kong plinano ang pagliban ko sa klase, Papa Dudut. Maging ang paglilive sa aking trabaho sa araw na yon. Pagsapit ng Biyernes ay tawag mula kay Amy ang aking natanggap. Pinaalala niya sa akin ang kailangan kong baunin sa magiging biyahe namin. Sa terminal ng bus na lang kami nagkita. Sa isang probinsya kasi ang venue ng kasal, kaya kinakailangan naming mag-commute. Habang nasa biyahe ay pansin ko ang pag-inlip ni Amy, dahilan para mapasandal siya sa akin. Nakaramdam ako ng awa sa kanya dahil sa tuwing dadampi ang ulo niya sa aking balikat ay nagigising siya. Kaya minabuti kong ielok na lang ang balikat ko para sandalan niya sa kanyang pagtulog. Kung pwede ko lang ialay ang buong bisig ko, Papa Dudut, at ginawa ko na. Hindi ko napigilan ang sarili kong pagmasdan si Amy mula sa refleksyon niya sa screen ng aking cellphone. Muli akong nabighani sa napakaamon niyang mukha habang himbing na himbing siya sa pagtulog. May kalayuan ang naging biyahe namin pero ganun pa man ay nasulit ko naman kahit papaano. Mabuti naman at hindi kayo inabot ng dilim sa daan, friendship! Masayang salubong sa amin ang kaibigan ni Amy. Venus nga pala at asawa ko, mapapangasawa ko palang si Greg. Pagpapakilala niya sa akin kasabay ng pakikipagkamay. Oy friend ah, hindi mo sinabi ha. Ikaw talaga masyado ka masikreto sa amin. Sabi niya sabay tapik sa tagiliran ni Amy. Sikreto? Ano namang sikreto? Pagtatakang tanong ni Amy sa kaibigan niya. Siya, ang gwapo naman pala ng boyfriend mo, friendship, hindi ka lang nagsasabi ha. Anyway, pumasok na tayo sa loob para magpa-beauty rest tayo. Para bukas, dire-diretsyong puna niya sa akin dahilan para matameme kami pareho ni Amy. Nagngitian na lamang kami habang sumunod sa kaibigan niya. Kahit nasa parehong bahay lang kami ni Amy ay magka-text pa rin kami. Sa kwarto kasi ng kuya ni Vino sa ko nagpalipas ng gabi habang siya naman ay sa kwarto ni Vino. Uy, bakit hindi ka nagsalita kanina? Akala tuloy ng kaibigan ko boyfriend talaga kita. Panimulang text niya. Nagulat nga rin ako Sorry, kinilig ka no? Muling tanong niya dahilan para hindi ako makapag-reply kaagad. Sinuri ko kasi kung seryoso ba siya o nagbibiro lamang sa laman ng text niya. Medyo, ang sarap kayang pakinggan. Pil yung reply ko. Bagi ako nag-alala nang wala na akong na-receive na reply mula sa kanya. Uy, biro lang yun ha? Muling text ko sa kanya. Oo na, matulog ka na dyan at maaga pa tayo bukas. Inaantok na rin kasi ako Huling mensahe niya sa akin na hindi ko na nireplyan pa. Para akong ewan ng gabing yon, Papa Dudut, dahil nakangiti ako sa kawalan sa aking pagtulog. Kinabukasan ay maayos na ginanap ang kasalang Venus at Greg. Pero halos mahulog ang pangako, Papa Dudut, nang makita ko si Amy sa suot niyang dress bilang abay. Hindi ko kasi akalain, Papa Dudut, na yung babaeng maganda na sa paningin ko sa ordinaryong araw ay may igaganda pa pala. Para akong lumutang sa pagkakatayo ko, Papa Dudut, nang makita ko siyang paparating na nakangiti sa akin. Tuloy pumasok sa aking imahinasyon si Amy bilang bride at ako naman ng groom na naghihintay sa altar. Ang sarap siguro ng pakiramdam na makasal sa isang katulad niya. Wala na akong hihilingin pa sa Diyos kapag siya ang napangasawa ko. Sa hinaba-haba ng sinabi ng pare na naganap sa kasal, Papa Dudut, ay walang pumasok sa kokote ko ni isa. Tanging kay Amy lang kasi ako nakapako ang mga mata ko. Ganon kasi talaga siya kaganda ng araw na yon. Pagsapit ng gabi ay ako na ang madalas na nakakatabi ni Amy sa ilang kaganapan sa kasal. Nakakataba lang ng puso na tinatanggihan niya ang mga lalaking nagnanais na maisayaw siya. Pero nang ako nang mag-aya ay agad siyang pumayag, Papa Dudut. Kaya lang medyo nanginginig pa ako sa pagkakahawak sa kanyang bewang, Papa Dudut. Hindi rin ako makatitig sa kanya habang sumasayaw kami sa tugtog ng Destiny by Jim Brickman. Nakakailang kasi, lalo na sa tuwing nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin.
Para kung natutunaw na yelo sa hiya. Relax ka lang, Harvey. Hindi ba akala nga nila dito eh magkasintahan tayo? Eh di, panindigan muna natin. Pabulong na sabi niya, sabay ngiti sa akin. Habang nagkakasayahan na sina Amy at ilang mga bisita ni Venus ay inaya ko ni Greg na saluhan sila sa inuman. Dahil sa nakakahiya namang tanggihan ay agad ko rin siyang pinaunlakan. Umikot lang ang kwento namin sa inuman kung paano sila nagkakilalang mag-asawa at medyo nagkakatama na ako papadudot nang maalala ko si Amy. Nang tanawin ko siya sa mesa nilang magkakaibigan ay agad akong tinawag ni Venus at humingi siya ng tulong na kung maaari ay alalayan ko si Amy papunta sa bahay nila. Mukhang nakarami na kasi siya eh. Ikaw na muna ang bahala sa kanya, Harvey ha. Kailangan ko pa kasing harapin ang ilan sa mga bisita. Pasimpleng pakiusap ni Venus kaya agad ko nang inalalayan si Amy sa pagkakatayo niya. Okay lang ako, friendship. Hindi pa naman kasi ako lasing. Dito lang muna ako. Noon ay lasing nang sabi ni Amy. Tama na yan, halika na. Magpahinga ka na. Masyado ka ng maraming nainom. Pagsasaway ko. Sinabing hindi pa ako lasing eh. Hindi pa ako lasing. Makulit na sabi niya dahilan para kargahin ko na siya. Kahit medyo may tama na rin ako ay pinilit ko pa rin siyang buhatin, Papa Dudut. Nasa loob na kami ng bahay nang sa wakas ay naipasok ko na siya sa silid. Inalis ko pa lang ang sapatos niya nang bigla siyang magpumilit na bumangon. Dali-dali ko siyang hinarang sa tangka niyang pagtayo. Habang sinusubukan ko siyang piliting bumalik sa kama ay maging ako ay natangay na rin sa pagkakaupo niya. Sinabi nang magpahinga ka na muna, Amy eh. Huwag ka na sanang makulit ha. Pabulong na sabi ko habang magkatapat ang aming mga mukha. Laking gulat ko nang bigla niya akong siniil ng halik sa aking labi. Bakit mo ginawa yun? Pagtatakang tanong ko sa kanya ngunit imbes na sagutin niya ang tanong ko ay muli niya akong siniil ng maalab na halik. Inaamin kong unti-unting nag-init ang buong katawan ko sa ginawa niya, Papa Dudut. Hindi ko na rin napigilan ang sarili ko. Sino ba naman ako para hindi matukso kay Amy? Naging napakainit ng gabing yon para sa amin ni Amy, Papa Dudut. At laking gulat ko nang maramdaman kong ako ang nakauna kay Amy. Dama ko ang paghihirap niya sa higpit ng pagkakakapit niya sa akin. Hindi ko akalaing aabot kami sa ganong tagpo ni Amy, Papa Dudut. Kaya naman para akong nahimasmasan nang matapos ang lahat. Kinabukasan ay nagising na lamang ako sa lakas ng tilaok ng manok sa labas. Pagdilat ko ng aking mata ay mukha kaagad ni Amy ang bumungad sa akin. Kanina pa pala siyang gising at pinagmamasdan ako sa aking pagtulog. Batid ko sa kanyang mukha ang kawalan ng pag-aalala sa nangyari sa amin. Agad naman akong bumangon nang mapagtanto kong kwarto pala nila Venus ang kinakaroonan namin. Tungkol sa nangyari kagabi, Amy, sorry. Sorry din, Harvey, kasi ako ang nagpasimuno eh. May kasalanan rin naman ako, Amy eh. Dapat hindi ko pinatulan ng halik mo. Pero ginawa mo pa rin. Ibig sabihin lang noon, ginusto mo rin. Nakangiting sagot niya. Ren, you mean gusto mo rin yung nangyari sa atin? Pilyong tanong ko. Well, maybe. Parang ganun na nga, Harvey. O siya, gumayak na tayo para makauwi na. Di na pa kasing tumatawag si Daddy eh. Dere-derechong sabi niya na halatang winawala ang usapan namin. Bumalik kami ng Maynila na may mga ngiti sa aming labi, Papa Dudut. Yun nga lang ay wala pang kasiguraduhan kung ano nga ba ang estado namin ni Amy. Pero ganun pa man ay okay pa rin sa akin yon. Kahit naman hindi niya sabihin ay damakong may pagtingin siya sa akin. Pagkarating namin sa bahay nila Amy ay sermon agad ang sinalubong ni Sir Bong sa amin. Kaya nga kita pinasama rito sana ko para mag-monitor sa kanya kahit na busy siya. Tapos isa ka rin pala sa mga palpak na hindi sumasagot sa mga text ko. Sorry po Sir Bong pero wala po ako na-receive ni isa. Mahina po kasi ang signal doon sa pinuntahan namin. Pagpapaliwanag ko. Tapos rarasonan mo ako ng ganyan? Hoy Amy ha, hindi na to mauulit. Next time na magpapaalam ka sa akin, hindi na talaga kita papayagan pa. Kahit na isama mo itong tukmol na to. Hindi na lang kami umimig pareho ni Amy sa huling sinabi ni Sir Bong.
Sa kabila ng pagkakasermon sa amin ay ewan ko ba kung bakit tila ba hindi ako apektado masyado, Papa Dudut. Nangingibabaw pa rin kasi sa akin yung kaligayahan. Yung kaligayahan na nakasama ko si Amy. Tuloy sa tuwing magsasalubong kami ng titig ni Amy ay napapangiti na lamang kaming pareho na tila ba nangungusap ang aming mga mata. Pagkapasok ko ng school ay agad kong hinanap si Carla. Ikukwento ko sa kanya yung tungkol sa kasal na pinuntahan namin ni Amy. Kaya nang makita ko na siyang paparating ay agad ko siyang nilapitan. Kumusta? Alam mo, may ikukwento sana ako sa iyo tungkol dun sa babaeng matagal ko nang gusto. Mag-review ka na pala at may long quiz daw tayo mamaya. Seryosong tugon niya sabay abot sa akin ng photocopy ng reviewer. Alam mo ba? Ang saya-saya ko kasi nakasama ko siya sa isang kasalan. Kaya ka pala absent ng 2 araw? Oo, wala na akong nagawa kailangan ko siyang samahan. Ah, kaya pala kinalimutan mo na rin pati birthday party ko, ganon. Pagsusungit na tanong niya. Saka ako palang napagtanto na nauna ko siyang pangakuan. Oo nga pala, dati ko na siyang napangakuan na pupunta ako sa birthday party niya. Nawala nga lang sa isipan ko dahil sa sobrang excited akong makasama si Amy. Sorry Carla, nakalimutan ko, biglaan lang kasi yung kasalang pinuntahan namin . Napagutusan lang kasi ako ng daddy niya na nasamahan siya. Paliwanag ko pero tila ba hindi siya interesado na makinig pa sa paliwanag ko. Mag-iisang buwan na rin akong hindi iniimikan ni Carla, Papa Dudut. Kahit na anong pilit kong lapitan siya at kausapin sana, ay siya naman ang pag-iwas niya sa akin. Nahihirapan na rin ako sa sitwasyon namin at parang hindi lang kasi ako sanay nang hindi niya kinakausap. Palabas na ako ng gate nang mamukhaan ko ang babaeng tila ba may hinihintay sa bench. Amy, anong ginagawa mo dito? Pagtatakang tanong ko sa kanya. Sinusundo kita. Bakit? Lalaki lang ba may karapatang sumundo sa school? Pabirong sabi niya. Sunod nun ay nakita ko si Carla palabas ng gate kasamang ilan sa mga kaklase namin. Lalapitan ko sana siya para ipakilala kay Amy pero nang makita niya ako ay agad din siyang umiba ng direksyon. Tara na? Nagugutom na kasi ako . Naglalaway lang kasi ako ng ice cream tapos tukneneng, pag-aaya ni Amy. Ice cream at saka tukneneng? Okay ka lang ba? Ano kayang lasa nun? Basta tara, kanina pa talaga ako nagugutom . Sagot naman ni Amy sabay hila sa akin. Parang nakakainis lang, Papa Dudut. Kung kailan kasi okay na ako sa babaeng gusto ko, ay saka naman kami nagkaproblema ng kaibigan kong si Carla. Lately ay napapansin ko ang pagiging sweet sa akin ni Amy, tuloy ay lalong nahuhulog ang loob ko sa kanya. Tuloy ay lalo ako naguguluhan sa kung ano nga ba talaga ang estado ko sa kanya. Nabanggit na rin niya sa akin ang tungkol sa pakikipagbalikan ng ex-boyfriend niyang si Tony. Bahagya pa siyang natahimik nang itanong ko kung mahal ba niya ito. At dahil doon ay agad ko na lang siyang biniro nang sa ganun ay mapangiti siyang muli. Hindi ko kasi maiwasang maapektuhan sa tuwing makikita kong malungkot si Amy. Pauwi na kami ng mapagpasyahan naming maglakad na lamang. Maigi na rin yun nang mapahaba pa lalo ang kwentuhan namin ni Amy. Kaso malapit na kami sa gate nila nang biglang agawin ng hindi kilalang kalalakihan ang bag niya. Agad akong napatakbo upang habulin ang snatcher. Nang maagaw ko na ang bag niya mula sa snatcher ay agad ko itong naipasa kay Amy. Susubukan ko pa sanang habulin ang nakatakas na snatcher. Plano ko kasing isuplong siya sa pulisya, subalit hindi ko akalaing may kasama pala ang snatcher na agad namang inatake si Amy mula sa kanyang likuran. Nalito na ako ng kung sino ang uunahin ko, Papa Dudut. Nakita ko kasing nakikipagagawan si Amy ng bag sa isa pang snatcher. Papunta na ako sa kinakaroonan ni Amy nang biglang maglabas ang lalaki ng patalim at agad na inundayan ang saksak sa likuran si Amy. Napasigaw na lamang ako sa galit sa nakita ko at unti-unting humandusay sa sahig si Amy. Dali-dali ko siyang kinarga, Papa Dudut, at agad akong pumara ng taxi upang maitakbo siya sa pinakamalapit na hospital. Pamilyar ang kabang. Nararamdaman ko ng oras na minamadali ko ang driver sa kanyang pagmamaneho. Parang hindi ko ata kakayaning mawala si Amy sa buhay ko, Papa Dudut.
Nang oras na yun ay saglit nang bumalik sa aking alaala ng panahong nag-aagaw buhay din si tatay. Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko papadudot para kay tatay pero nauwi rin sa wala ang lahat. Binawian pa rin siya ng buhay. Bagay na ayaw ko sanang maulit pa kay Amy. Huwag kang bibitaw ha. Malapit na tayo. Huwag kang bibitaw Amy. Please lang. Mamahalin pa kita hindi ba? Kayanin mo. Kakayanin mo yan. Sunod-sunod kong pakiusap sa kanya habang sinusubukan kong pigilan ang pagdaloy ng dugo sa kanyang sugat. Mabuti na lamang at agad kaming nadala ng taxi driver sa pinakamalapit na ospital. Nang makita kong ginawaran na siya ng paunang lunas ng mga nurse at doktor ay una kong tinawagan si nanay. Maging siya ay hindi rin alam ang gagawin at kung paano niya sasabihin sa mga magulang ni Amy ang mga nangyari. Makalipas ang ilang minuto ay agad nila kaming pinuntahan sa ospital. Halos mawalan ako ng hininga papadudot mula sa pagkakasakal ni Sir Bong sa akin. Walang iya kang lalaki ka? Wala kang kwenta? Bakit mo hinayaang masaktan ang anak ko? Nang gagalaitin niyang sabi. Mangiyak-iyak na rin si nanay at si Ma'am Noemi sa pag-aawat kay Sir Bong. Tama na ho sir, wala naman pong may gustong mangyari. Pag-aawat ni nanay sabay hila sa akin palayo kay Sir Bong. Hilda, ilayin mo muna sa landas namin ang anak mo. Baka kung ano pang magawa ko sa kanya. Ayaw ko na munang makita ang pagmumukha mo. Naiintindihan mo? Bulyaw ni Sir Bong sa akin sa kanila at tinungo si Amy. Dito lang ako, Nay. Ayokong iwan si Amy. Ang sabi ko kay nanay nang tangkain niya akong ayain lumabas ng ospital. Sumunod na lang tayo, anak. Masyado pang mainit ang sitwasyon. Para ipilit mo ang gusto mo ngayon. Sumama ka na lang sa kanila sa loob, Nay. Pero ako kahit na anong gawin ninyo, hindi ako aalis dito. Pagmamatigas ko. Habang sinusubukan kong kalmahin ang sarili ko sa pag-aalala sa kalagayan ni Amy. Hindi ko rin maialis ang mainis sa aking sarili papadudod kung bakit wala akong nagawa para man lang masalma ang buhay ni Amy sa snatcher na yon. Bakit lagi na lang may nalalagay sa alanganin ng dahil sa kapabayaan ko. Napansin kong palabas na ng emergency room si na Sir Bong at asawa niya kaya pasimple akong nagtago. Pagkaalis nila ay siya namang pagpasok ko sa emergency room upang makita si Amy. Dinatnan ko si nanay na matyagang nagbabantay sa babaeng pinakamamahal ko. Hinihintay na lang namin ang pagbabalik ng doktor na tumingin sa kanya, anak. Marami-rami rin kasi ang nawalang dugo sa kanya. Kaya agad na lumabas sila Sir Bong upang makabili ng dugong isasalin sa kanya. Pero paalala lang, anak ha. Hindi ka pwedeng magtagal dito. Maya-maya kasi andyan na sila at ayokong madatnang kanila dito sa loob. Nag-aalalang bilin ni nanay at dahil sa ayaw ko nang mag-alala pa si nanay ay agad din akong lumabas matapos kong halikan sa noo si Amy. Basta balitaan niyo ako, Nay ha. Nagmamadaling sabi ko bago ako tuluyang lumabas sa silid. Ilang minuto nga ay bumalik na si Sir Bong at sinunda naman ng isang doktor. At dahil sa kagustuhan kong malaman ang kalagayan ni Amy ay pasimple akong lumapit sa pintuan. Gusto kong marinig ang sasabihin ng doktor kina Sir Bong. Wala na po kayong dapat na ipag-alala. Nasa maayos na silang kondisyon sa ngayon, ang sabi ng doktor. Teka Dok, anong ibig mong sabihin sila? Buntis po ang pasyente. Magtatatlong linggo na, sagot ng doktor dahilan para tumaas ang balahibo ko papadudot. Buntis ang anak ko? Teka Dok, baka nagkakamali lang kayo ng findings o baka naman may nakapalitan ng findings ang anak namin. Muling pagtataas ng boses ni Sir Bong. Imposibleng mangyari yon. Maingat kaming pagdating sa mga files sa mga pasyente. Tama po ang narinig ninyo. 3 weeks pregnant na ang anak ninyo. Muling tugon ng doktor dahilan para humaguluhol si Sir Bong. Habang nagwawala ang ama ni Amy sa loob ay nakatulala pa rin ako dahil sa aking mga nalaman at narinig. Anong ginagawa mo ditong lalaki ka ha? Hindi ba't sinabi ko na sa iyong ayaw ko nang makita ang pagmumukha mo? Hindi ko akalaing natanaw pala ako ni Sir Bong sa aking kinakatayuan. Walang nagawa si nanay at asawa niyang si Ma'am Noemi upang pigilan ng nanggagalaiting si Sir Bong. Ilang suntok ko rin ang natamo ko mula sa
kamao ni Sir Bong. Bitawan mo siya, Dad. Nangihina ang tinig ni Amy habang sinusubukang awatin ang kanyang ama. Dad, I said bitawan mo ang ama ng magiging apo mo. Muling sabi ni Amy sa malakas na tinig. Natigilan ang lahat sa mga nasabi ni Amy. Maging si nanay ay nagulat rin sa kanyang narinig. Agad naman ako nakaramdam ng takot sa susunod na magiging reaksyon ni Sir Bong. Bahagyang napawi ang takot ko nang luwagan na niya ang pagkakakwelyo sa akin. Nakita ko ang pagpatak ng luha sa mga mata ni Amy nang magtapat na ang mga mata namin. Hindi ko lang alam kung sa paanong paraan ko ipapakita sa kanya ang aking kaligayahan. Ang maging ama sa ipinagbubuntis ng minamahal mo ay napakalaking karangalan sa ating mga lalaki, Papa Dudut. Akmang lalapitan ko na si Amy upang mayakap sana nang muling nagsalita si Sir Bong. Huwag na huwag kang makakalapit sa anak ko. Ang kapal naman ang mukha mong ungas ka. Pinagkatiwalaan kita tapos gagaguhin mo lang ako. Paano mo sila bubuhayin sa tingin mo? Ultimo pangkain ninyo na mag-iina eh nanggagaling pa sa amin. Kaya layuan mo ang anak ko. Naiintindihan mo? Dire-diretsyong sabi ni Sir Bong habang dinuduro ako. Hindi na ako nakasagot pa at totoo naman lahat ng sinabi niya, Papa Dudut. Mahirap lang kami at wala akong sapat na kakayahan para bumuhay ng isang pamilya. Kaya sino ba ako para magmalaki kay Sir Bong? Kaya nang oras na nagsalita si Sir Bong ay nakayuko na lamang ako sa sobrang hiya at maging si Amy ay tanging pag-iyak na lamang ang kanyang nagawa. Pauwi na kami ni nanay nang hindi pa rin maalis sa aking pandinig ang mga sinabi ni Sir Bong. Tuloy ay muling nabuhay ang sama ng loob ko sa buhay na kinagisnan ko. Hindi ko rin maiwasang mainis sa sarili ko, Papa Dudut. Tinanggal rin kasi nila sa trabaho si nanay sa sobrang galit nila sa akin. Anak, makinig ka naman sana sa akin. Pinagbabawalan na nga tayong pumunta dun eh. Gusto mo bang masaktan kang muli? Pag-aawad sa akin ni nanay sa tuwing magpapaalam akong pupuntahan si Amy. Gusto mo bang totohanin ni Sir Bong ang pagpapakulong sa'yo? Mayaman sila anak, hirap lang tayo. Kayang-kaya nilang baliktarin ang lahat sa pamamagitan ng pera. Pagmamakaawa sa akin ni nanay para wag nang tumuloy pa. Hindi mo na ako kailangan puntahan pa dahil andito na ako. Laking gulat ko nang marinig ko ang tinig ni Amy mula sa aming pintuan. Sa sobrang saya ko ay niyakap ko na lamang siya ng mahigpit na mahigpit at sinubukan rin pala niyang magmakaawa sa mga magulang niya na payagan siyang puntahan ako. Hanggang umabot sila sa puntong pinapili siya ni Sir Bong kung ako ba o sila na mga magulang niya. Kapag ako daw ang pipiliin ni Amy ay hindi na siya maaaring bumalik pa ng mansyon. At ni isang sentimo raw ay wala siyang mapapala sa mga magulang niya para sa kanyang panganganak. At dahil sa sobrang pagmamahal sa akin ni Amy, ay ako ang pinili niya. Sa ilang araw na hindi kita nakikita, nare-realize ko kung gaano ka kahalaga sa akin. Oo, alam ko na walang kasiguraduhan ang lahat ng gabing may nangyari sa atin. Pero ngayon, masasabi kong sigurado na talaga ako na mahal kita, Harvey. Na mahal kita. Maluhaluhang sabi ni Harvey habang magkayakap kami. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya ngayon, Amy. Mahal na mahal rin kita. Kahit noon pa man, ikaw lang ang mamahalin ko anuman ang mangyari. Naniniwala rin akong makakayanan natin ang lahat ng ito basta magkasama tayo. Maluhaluhang tugon ko naman sa kanya. Hindi naging madali ang sumunod na araw sa pagbubuntis ni Amy, Papa Dudut. Pero ganun pa man ay tinatagang ko ang loob ko para sa mag-ina ko. Huminto na muna ako sa aking pag-aaral nang sa ganun ay matutukan ko ang trabaho ko. Kailangan ko kasing mag-ipon para sa panganganak ni Amy. Hanggang sa dumating ang isang araw na hindi ko inaasahan, Papa Dudut. Kasalukuyan akong nagpapahangin sa labas ng matuon ang atensyon ko sa padyak ni tatay. Napangiti na lamang ako nang maalala ko siya. Kaya naman agad kong kinuha ang basahan upang sana ay malinisan ang padyak. At habang nililinisan ko ang padyak ni tatay,
ay may kotseng huminto sa tapat ng aming bahay. Nang makita kong bumaba ang isang matandang lalaki ay agad akong lumapit. Baka kasi magtatanong lamang ng direksyon at ganoon na lamang ang pagtataka ko nang mapansin kong nakapako na sa padyak ni tatay ang kanyang paningin. Iho, kung hindi mo naman mamasamain eh, kanino ang padyak na yan? Seryosong tanong niya. Sa tatay ko ho, pero wala na po siya. Sumakabilang buhay na po siya. Malungkot na sagot ko na agad niyang tinugunan ng pag-iling. Nakakalungkot lang. Nauna pa pala siya sa akin. Usal niya sa kanyang sarili. Utang ko sa iyong ama ang buhay ko, iho. Hindi ako maaaring magkamali. Ito yung padyak na ginamit niya sa akin ng araw na nag-aagaw buhay na ako. Pagsisimulang kwento ng matanda sa akin. Agad bumalik sa aking alaala yung araw na natagalang umuwi si tatay Papa Dudut. Yung araw na inakala pa naming nabundol siya. May nakita kasi kaming sasakyan na naiwan na nakaandar sa gilid ng daanan. Kung saan sa tabi nito ay may nakatambak na yero. Tawagin mo na lamang akong Don Henry, iho. Kung hindi dahil sa tatay mo, iho, eh wala na siguro ako sa ngayon. Nagmamaneho ako noon nang makaramdam ako ng paninikip ng dibdib. Mabuti na lamang at nagawa ko pang itabi ang minamaneho kong sasakyan. Mabuti na lamang at may lalaking nakakita sa aking kondisyon at agad niyang inihinto ang kanyang padyak at saka dali-daling inalis ang karga nito. Ang huling natatandaan ko na lamang ay ang pag-alalay niya sa akin pasakay ng padyak. Eto, naaalala ko, yan ang padyak na yon. Sa ospital na ako muling nagkamalay at nakita ko kung paano tanggihan ng tatay mo ang kaunting halagang inabot sa kanya ng anak ko. Hindi ako makapaniwala sa kwento sa akin ni Don Henry, Papa Dudut. Naluluha-luha na lamang ako habang inaalala ang kabutihang nagawa ni tatay. Sunod noon ay ang paglabas ni nanay at ni Amy sa bahay. Hindi ko po alam kung nabanggit sa inyo ng asawa nyo pero ang asawa nyo ang sumagip sa aking buhay. Hindi ko man siya personal na napasalamatan noon ay ipinapangako ko naman sa aking sarili na kapag okay na ako ay babalikan ko siya. Ngayon lang kasi ako nakaipon ng sapat ng lakas mula sa aking heart surgery sa Ireland. Pagka-uwi na pagka-uwi ko ay agad ko siyang hinana. Galing na rin ako sa mga junk shop at sa ibang mga napuntahan ko. Eh may nagsabing dito lang siya matatagpuan sa barangay na ito. Nakakalungkot nga lang at mas nauna pala siya sa akin sa kalangitan. Ganun po ba sir? Likas po kasi sa kanyang pagiging matulungin? Malumanay na sagot ni nanay. Saglit na natahimik si Don Henry habang pinagmamasdan ng mumunting bahay namin. Kung hindi niyo mamasamain na, gusto ko sana kayong tulungan. Hayaan niyo ko makabawi kahit man lang sa inyong mga naulila niya. Pagtutukoy ni Don Henry kay tatay. Ay sir, hindi niyo na po kailangan gawin yon. Agad na pagpipigil ko. Iho, nakikiusap ako. Hayaan niyong gawin ko ito at wala naman akong pinapaaral. Nasa Ireland na ang pamilya ko at pagninegosyo na lamang ang tanging dahilan kung bakit nandito ako sa Pilipinas. Gusto ko itong gawin para sa tatay ninyo na sumagip sa buhay ko. Pagpupumilit ni Don Henry. Sunod noon ay nangako siyang babalik para iabot ng ilan sa mga tulong na nais niyang ibigay sa amin. Makalipas ang dalawang araw, Papa Dudut, ay nagbalik nga si Don Henry, bit-bit ang titulo ng bahay at lupa. Sa kabila ng pagtutol namin tanggapin ay mapilit pa rin si Don Henry. Pagmamay-ari naman daw niya ang lahat ng ibinibigay niya sa amin. Nanluna rin ako, Papa Dudut, nang abutan niya ako ng napakalaking halaga. Gamitin ko raw yun sa aking pagsisimula at hiniling na bumalik ako sa pag-aaral nang sa ganon ay hindi siya mahirapang kunin ako sa Ireland. Dito na lang ho siguro ako muna sir, parang hindi ko po kasi kakayaning malayo sa pamilya ko kung sakali. Mahinahong sagot ko na nerespeto naman niya. Mistulang hulog ng langit si Don Henry sa buhay namin. Naging maginhawa na ang pamumuhay namin sa bago naming tirahan. Ang ilan sa mga ibinigay niya sa aking halaga ay ginamit ko para muling makapag-aral. September 28 ng sa wakas ay isinilang ni Amy ang anak naming si Baby Kylie. Hindi rin kami pinabayaan ni Don Henry sa gastusin sa ospital.
Itinuring na rin niya kaming pamilya, bagay na lubos na nakakataba ng puso, Papa Dudut. Sa awa ng Diyos ay nakapagtapos din ako ng kursong civil engineer. Pagkatapos na pagkatapos ko ng pag-aaral ay agad akong kinuha ni Don Henry bilang isa sa mga mapagkakatiwala ang tao niya sa kanyang kumpanya. At sa kasalukuyan ay malapit na rin magtapos si Amy ng kanyang pag-aaral. Kahit papaano ay tanggap na rin ako ng mga magulang niya. Sa katunayan ay nakakatuwang na rin namin sila sa pag-aalaga kay Baby Kylie. Gamit ang sarili kong kita, Papa Dudut, ay nakabili din ako ng sarili kong sasakyan. At agad kong dinala sa puntod ni Tatay. Alam ko kasing siya ang unang matutuwa, lalo na ngayon, at masasabi kong nakaaho na kami sa hirap ng buhay. Matapos niya akong i-assign bilang CEO ng kanyang kumpanya, ay nagbalik na ng Ireland si Don Henry. Lahat ng magagandang pangyayari sa amin ngayon ay utang namin kay Don Henry at sa kabutihan ni Tatay. Hindi man niya naibigay ang lahat sa amin nang nabubuhay pa siya, siya pa rin naman ang dahilan ng lahat ng kaginhawahang tinatamasa namin sa ngayon. Kaya hanggat may pagkakataon tayong gumawa ng tama, gawin natin. Dahil hindi lang natin alam kung ano nga ba ang biyayang naghihintay sa atin sa paglipas ng panahon. Maraming salamat, Papa Dudut, kung sakali mang mapili ninyong basahin ang kwento ng buhay at pag-ibig ko. Sana lang ay nakapaghatid ako ng aral at inspirasyon sa napakarami ninyong tagapakinig. Lubos na gumagalang, ang inyong kapuso, kabarangay, Harvey.